po doon sa resolution na yung mga ipinresenta po na ebidensya failed to prove na nagkaroon po ng conspiracy between and among respondents De Castro Magpantay at dalawa pa pong hindi pa po napapangalan ng akusado. Kung matatandaan nyo po ay may lumutang po na dalawang witness po na noong gabi po ng October 12 na huling nagkaroon po ng communication si Miss Catherine sa kanyang pamilya at sa kanyang malapit na kaibigan. Ang sinasabi po nitong dalawang witnesses ay may tatlo po silang lalaki na nakita na inililipat ang isang duguang babae mula sa isang Nissan na gray Nissan Juke na na-establish naman po natin na pag-aari at ginagamit po ni Miss Catherine Camilon na inililipat sa isang red Honda CR-V na kalaunan nga po ay na-recover din po. Nakalagay po doon na sinasabi na hindi po na-establish na ito pong si Ginoong De Castro at Magpantay ay associates po. Hindi po napatunayan o hindi nakapagpresenta po ng ebidensya na makakapag-link po kay Mr. Magpantay kay De Castro po at maging doon sa dalawa pang hindi pa pinangalan ng suspect na nakita po na naglilipat po ng allegedly na lifeless body po ni Miss Camilon noong gabi po ng Oktobre. Sa sinasabi po na naging ground for dismissal ay yung pictures po na nagpapagpapakita di umano na si Major De Castro at si Miss Catherine ay allegedly kissing doon sa picture po does not prove kidnapping. Pangatlo po ay doon sa nakalagay sa resolution po ay yung prosecution ay gave minimal if no credence at all doon po sa na-recover po na sponge covered with blood na based po sa DNA examination ay nagmatch po sa DNA profile po ng magulang po ni Catherine. Ang sinasabi po doon sa resolution ay it is contrary to human experience for a criminal to leave a piece of evidence to a vehicle that has been used for a commission of crime. Ang sinasabi po ay kung totoo na itong CR-V Honda po na ito ay ginamit talaga at doon inilipat allegedly yung duguang katawan nga po ng ating biktima, it would have been expected na maliban po dun sa sponge na na-recover po ay dapat ay yung mismong CR-V ay nakuhanan po ng dugo. CIDG kanina at wala pa po silang official copy nitong resolution. However, they were able to get a copy dahil nabigyan na nga po yung pamilya. So they are studying the possibility and they will be exhausting all available legal remedies available to us to possibly file a motion for reconsideration and or petition for review before the department.